Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ako po si Mai Salazar para sa Barangay Tayo. Mapalad po tayo ngayong araw sapagkat mayroon tayo mga bisita na maglalahad ng kanilang mga kakaibang nagagawa para sa ating bayan. Abangan po ninyo yan sa ating Information Desk at Best Practices segment at pag-uusapan muna natin ang mga nangyari sa bayan at ang mga pinagkaabalahan ng ating USEC Cap Martindino ngayong linggo. Magandang araw po mga televiewers, mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Gagawad Bulsarano para sa Barangay Tayo. Alam niyo po mga kagawad at mga kapitan, akala natin na tayo ay hanggang barangay lamang. Pero meron po tayong bisita mamaya, kagaya po ng ating pong host, na hindi lamang pang barangay. Meron po silang talento at talino para makaambag sa bayan sa nasyonal. Abangan po yan, pero bago ang lahat, nais ko pong pakilala sa inyo ang ama ng 42,047 barangays, ang matapang, ang masipag na DILG Undersecretary for Barangay Affairs, USEC Martindino. Maraming salamat, pambansang kagawad, kagawad boots. At siyempre, ang napakagandang SK sa buong Pilipinas, SK Mai. At naku, natutuwa ako at makakasama ko ang aking kumpare na kung saan mga kababayan, marami kayong revelation na malalaman ngayon. At siya ay ating guest ngayon. At marami po mula nung aming kampanya kay President Duterte. At naku, international renown to. Pagka may boxing si Pacquiao, nakikita niyo yan sa stage. Anyway, mamaya, introduce natin ang tama at siyempre, again, to the 42,047 barangay, matino, mahusay, maasahan, may tapang at siyempre, malasakit sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Okay po, Yusek. Simulan po natin sa kailan lamang po nagpahayag po ang DILG na i-withhold daw po ang portion of the conditional cash transfer benefits to 4Ps na hindi pa vaccinated. At syempre, Yusek, marami po pong hindi natuwa dito, nagreklamo at naging kontrobersiya po ito. Sa kabila nito ay nais ng DILG na mabakunahan lahat ng Pilipino by year-end at ito na nga ang sinabing pagpwersa sa mga masa na miyembro ng 4Ps na labis na kinalulungkot ng members nito. Ano po ba ang masasabi niyo tungkol dito, Yusek? Ako, ang DILG lang ang naman ay nagmamalasakit lamang. Ano, nakita niyo naman na ako, kaya nga hindi ako naka-attend yan. Ibig sabihin, talagang gusto lang namin na masiguro yung kalusugan ng ating mga mamamayan. Siguro kung hindi ako bakunado, baka mamaya sibir na ako, di ba? Dahil dito, gumagaan ngayon yung ating mga mahawa ka man o maapektuhan ka man ay makita nyo naman na pwede pa akong lumaban ng takbuhan o ano man. Pero yun ang sinasabi ko sa ating mga mamamayan, ang gusto lang naman ng DILG ay masigurado namin na mabakunahan lahat ng tao para ligtas na tayo. Kamukha niya, nagsalita na din ng presidente na kinukonsider niya yung request ng mga businessman na kung hindi ka bakunado, pwede ka nilang i-refuse, no? Dahil unang-una, siyempre pinuprotektahan nila yung kanilang mga negosyo at yung kanilang mga factory. Pero yung nga, tungkol naman dito sa 4Ps, ang sa DILG mong kahilang. Ngayon, in the event na, kaya nga sabi, kailangan may enabling law. Kaya tayo dito, ang atin nga ay pinapanukala lang natin. Pero natutuwa kami dahil diyan ang dami ngayon na nagpaano na, na nagpalista na, no? Dahil kalusugan lang naman ng kanilang sarili at kanilang pamilya ang pinoproteksyonan ng DILG at sa pangunguna ni Secretary Anyo. So, ito yung ngayon nga sunod-sunod ang ano ko, ang interview ko. Pati nga Caroling, di ba? Ngayon, kaya lang, laging merong kaakibat na batas. Kasi merong kaagibat na responsibilidad
ang ating mga mamamayan at ang ating mga namumuno, most especially sa barangay level. So yan. Okay, ang po, maraming... dadagdag ko lang. Ah, sorry, Sir Butch. May sige dadagdag po lang po ako ng question. Yusek, ano po bang masasabi niyo tungkol sa minumungkahi ngayon ng ating mga government agencies na ipamandatory po ang ating vaccination? Dahil tingin ko po, Yusek, hindi po lahat ng tao ay nag-agree dito, pero meron naman din po ang mga nagsasabi na mas makakabuti talaga to sa atin. Dahil kahit naman po sinasabi nila ang vaccination, it's added protection for COVID-19, pero hindi naman po to guarantee na hindi ka talaga magkakaroon ng COVID, pero at least meron nga pong protection against severe COVID-19. Hindi, ito yung guarantee talaga na masasabi mo na parang pagka ngayon nahawa ka ng COVID, para ka lang sinipon. Yes. Para ka lang, no, na hindi ka nadadating doon sa point na talagang ikamamatay mo. So ito yung kagandahan nitong COVID-19 vaccine. Dahil tandaan mo, bilyon na ang na-injection na nito, hindi lang isa, dalawa o lahat ng bansa sa buong mundo. Alam mo ba sa ano ngayon, sa Singapore, gumawa sila ng batas na, na pagka ikaw na ospital na COVID-19, pag bakunado ka, sasagutin ng gobyerno yung iyong pag-ospital. Pero pag hindi ka bakunado, ikaw ang magbabayad ng hospital bill mo. Ayan. Sa Singapore yan, ha? Tapos ganun din. At ang Estados Unidos ay naglabas din sila ng mga direktiba dahil, God, bilyon ang ginastos ng Philippine government para makabili tayo ng bakuna. Bilyon ang ginastos natin. At yan, nakipag-away pa tayo dyan para mabigyan tayo ng bakuna ngayon na 40 million vaccine ngayon ang nasa Pilipinas. Kaya nga ako, ayan, ngayon nagkukumahog ang interagency task force dahil last year pa, di ba, lagi natin sinasabi dito na mag-train na tayo ng magbabakuna dahil pag dumating ang bulto ng bakuna, eh baka magka-problema tayo kung sino yung mga magbabakuna, lalo na pag ibinaba natin yan down to barangay level. Kaya nga, hindi ba sabi ko sa inyo, halos every week nakikipag-meeting ako kay Yusek Berhere dahil talagang gusto namin puntahan na sa mga barangay. Yung mga senior citizen na hindi na makalakad o yung less na yung mobility nila at doon na mismo i-injectionan sa mga bahay nila. At ngayon, nagko-concentrate ang mga barangay para doon sa mga 17 to 12 years old na ilista na namin para mabakunahan. At kita nyo ngayon na napakaganda ngayon na lumuluwag na ang ating ekonomiya. Kaya lang talagang kailangan mag-ingat tayo. So yan ang ating ipinupost dito. Kaya dahil dyan, talagang doble na naman ang trabaho ng barangay dahil yung implementation ng ng health protocol, wearing of face mask, wearing of face shield. So ayan ang ating ginagawa ngayon tungkol diyan sa mga sa ating programa para sa pagbabakuna. Maraming salamat po, Yusek Martin. Okay po. Alam niyo po na para dun sa ating mga televiewers na nagtataka kung bakit po tayo naka-Zoom at kanina ay napasadahan nga ni Yusek Martin Dino na meron siyang konting karamdaman, konti lang naman. Siya ho ay na-positive, na nakuhaan po na positive at ang sabi ho ng mga doktor, positive na gwapong-gwapo si Yusek Martin Dino. Kamusta na ho kayo, Yusek? Balitaan nyo nga kami, tayo napag-usapan naman natin to. Balitaan nyo nga kami dahil fully vaxxed ho kayo pero nadali pa rin tayo, Yusek. Hindi, yan ang sinasabi ko nga sa inyo na kahit na fully vaxxed tayo, kaya lang kung ako hindi na bakunahan, baka nasa ospital na ako ngayon tapos nakaano ko incubator ba 'yon, yung sasaksakan ka sa ilong pagkatapos naka-dextrose ka ng katakot-takot na kung hindi ako bakunado. Buti na lang ako ay bakunado na at ang feeling ko ngayon tawag nga nila mild. Ayan, yun lang. Gumanda ang boses ko, naging pagkatapos ang pakiramdam ko naman, hindi naman ako nilalagnat, hindi ako, tapos may konting ubo, pero syempre, meron akong gamot na dyan. So, under observation ako, pero sabi ko nga, di ba,
kung halimbawa hindi siguro ako nabakunahan, eh baka namumroblema na ako sa ospital ngayon. Eh ngayon, andito ako sa bahay at madaming interview sunod-sunod. Pagkatapos nito, may interview para dun sa kapitana na ng gulpe. Pagkatapos, may interview para dun sa Caroling. Ayan. Ay, mabuti naman. Trabaho pa rin tayo. Tapos, may interview pa yung kumpare ko. Natutuwa nga ako dahil ang kabarangay natin sa buong Pilipinas, talagang hindi bumibitaw sa mga tungkulin natin. Kaya sobrang pasalamat ko sa kanila. So, yun. At nagpapasalamat din kami sa inyo, Yusek, dahil tuloy-tuloy ang ating pong programa at tuloy-tuloy din po ang inyong serbisyo sa ating pong mga mamamayan. Ngayon po, diretso po tayo sa Yusek in Action. Recently, nag-celebrate po ang inyong mahal na VACC o ang Violence Against Crime and Corruption. Nagdiwang po kayo ng 23rd year. Maaari po bang i-share ninyo ang konting historia ng VACC sa ating pong mamamayan, ang kahalagahan nito, at kung bakit po kayo noon ay naging chairman ng VACC po? Okay, bali ang anniversary ng VACC, 23rd anniversary, ay gaganapin sa November 11. Bali, nag-virtual practice noong November 8. At dito, sabi ko nga sa inyo, nag-start ito ng CAB, Crusade Against Violence. Noon, pagka ikaw ay nabiktima ng karumal-dumal na krimen, naging member sila, Holtman. Si Holtman, yung napatay ni Tihanki. Tapos si Lenny Villa, yung napatay ng Aquilas Legis. Kaya nagkaroon ng anti-hazing law. Tapos si Rolito Go, nung napatay niya si Maguan. Tapos yung Visconde Massacre, na kung saan yung web, ang mga naano dito, tsaka yung mga kasama niya. So, ito yung mga sensational case na malalaki noon. At nagsama-sama sila para buuin ang Crusade Against Violence. Kaya lang, nakita ni Kadante Jimenez at saka Kilauro Visconde na kasi yung nantay naman ng Echegaray case, yun naman ng 1994. Kaya dito ako napasama sa kanila. Kaya dito, nakita natin na yung palang violence, no, o yung kaakibat pala dyan ng corruption. Kaya dito, tinayo natin ang Volunteer Against Crime and Corruption. Kaya dito, sunod-sunod ay malalaking kaso natin. At dito, yun na nga, nadinig nyo na yung Echegaray case, the first lethal injection. Na ito naman yung unang-unang limelight ko dito sa fighting against crime and corruption. Kaya nga dito, 'di ba, nakapagpakulong tayo ng then former president Erap Estrada. Siya ay nakulong hindi dahil sa weteng, kundi dahil sa excise tax, no? Tapos nag-resign si Purisima at sunod-sunod na yung mga malalaking kaso na hinawakan ng BACC. Ayan na yung mga case ni Ruby Rose Barameda. Tapos yung Kiboy Evangelista, kaya nga siya presidente natin noon. Tapos yung case ni Cory Quirino, na kung saan, di ba, na-abduct siya. Tapos yung Dante Jimenez, yung kapatid niya na si Buboy, na pagkamalan yun ng pinapatay yun ng drug lord. So, dito na nag-umpisa yung mga krusada natin at talagang yung mga kaso ay dito nakilala ang BACC na isa sa pinaka force multiplier at saka yung tumutulong fight against illegal drugs, fight against corruption. Kaya ito na, dito nakasama namin si President Duterte. Just imagine, 23rd anniversary na ngayon. Alam mo ba kung kailan namin naging guest yan si Mayor Duterte? Naging guest namin siya during the 8th anniversary ng BACC. Kaya dito, ayun na, naging stalwart tayo. Actually, yung sikat na mayor ngayon, si Emeng Pascual, ang pamilya niyan ay napatay sa Gapan. Kaya tinulungan namin yan at nakakuha ng katarungan na kung saan yung mayor dati ng Gapan, ayan na nga yung yun ay nakulong at saka doon na namatay sa ospital.
So ito yung mga talagang malalaking kaso na tinulungan natin magmula apari hanggang ulo. Ang dami, kamukha nga nung ano, pati yung pagpunta ko ng Palawan. Kung nalalaman nyo, hindi ba, kaya naging matapang sila against sa ano diyan yung mga mining. Yung doktor na si Dr. Ortega yata yun, tapos sa ang nakasuhan nun, yung magkapatid na Governor Reyes yata. So yun ang mga naging kaso, malalaking kaso na hinawakan natin sa buong Pilipinas. Kaya again, to the members, officers and members of Volunteer Against Crime and Corruption, to our 23rd anniversary, magkakaroon tayo ng virtual awarding ceremony sa November 11 at exactly 2 o'clock. Yan ang ating magiging event. Yan. Okay, pare ko, yan yung sa BACC. Okay? Salamat po, mabuhay ang BACC. Opo. Yusek, may iba naman po tayo. Sa last episode po natin, napahapyawan po natin ng tungkol sa bidding process sa barangay. Bilang dating kapitan po, Yusek, paano po sa tingin ninyo ang pwedeng gawin ng ating mga kapitan, mga kagawad, at SK na rin, Yusek, para maiwasan yung mga kalakarang walang bidding na nagaganap sa barangay, at dapat po ba mas maging masinop po sila sa process po na ito? Correct. Unang-una, dapat baguhin ng COA yung ginawa nila noong 2012. Dahil lang ginawa nila, just a simple certification ng barangay captain, the treasurer can withdraw all the money in the bank without any supporting documents. Yan ang masakit dyan. Kaya katakot-takot ang korupsyon ngayon sa barangay. Kaya sabi ko nga, bago matapos itong termino ni Presidente, dapat mabago ng COA yan. Dapat bumalik sa dati. Dahil nung panahon namin ni Commissioner Mar Masanggi, dahil barangay captain si Commissioner Mar, no, isa sa pinakamalaking barangay diyan sa Davao. Kami noon, dumadaan kami sa butas ng Karayom. Ibig sabihin, pagka nagproyekto kami, meron diyan ano, may bidding, tapos merong dadaan ka sa yung bibigay ng engineering's office, merong estimate, tapos lahat talaga. Tapos bago makapag-withdraw ng pera yung treasurer para ibayad sa contractor, merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw fund. Hindi ka mukha ngayon. Meron mo magbibigay lang ng certification si kapitan, ang treasurer, mawi-withdraw niya lahat ang pera ng barangay. Eh kung itakbo niya yan. Tapos ngayon, yung kapitan, kaya ang daming kapitan na meron disallowance. Dahil lang nangyayari, nasa kamay nila yung pera. At yung pera na yan, kaya nilang gastos yan, tapos liquidation to follow. Kaya nga masakit dito, ang dami na pinipake nila yung ano, yung mga resibo, tapos kukuha ng contractor yan. Yung contractor pupunta sa mga kagawad. Kagawad per, pirma, 10 dokumento ng ano, bayad na 100,000. Kagawad 2, kagawad 3, kagawad 4, hindi kasali. Kagawad 5, hindi kasali dahil kaaway ni kapitan. Kaya yan ang mga nagreklamo sa akin sa barangay dito sa DILG. Kaya yan ang ngayon, yan ang magiging problema natin dyan. Kaya pagka tapos ni Aguinaldo diyan sa COA, kailangan yung ipapalit ni presidente yan, baguhin niya yung ano, yung sistema diyan, dahil unang-una dali nakawin ng pera ng barangay ngayon. Sa totoo lang, ang daling nakawin. Kaya nga dapat yung mga magnanakaw ng mga barangay official na yan, lalo na yung treasurer at kapitan, dapat hindi lang matanggal, dapat makulong yan. Dahil di ba pag nanakaw ka sa grocery ng isang latang sardinas, isang noodles, nakukulong yung tao. Eh ito, milyon-milyon ang ninanakaw sa barangay ng kaban ng barangay. Kaya ako, isa ako sa mga magsusulong na dapat yan, mabigat na parusa, dahil unang-una pinagkatiwalaan ka ng taong bayan, tapos nanakawin mo pera ng barangay. So yan ang aking ano dyan. Maraming salamat po, Yusek Martin. Bago po ang lahat, no, kasi huling katanungan na lang po ito, bago po tayo pumunta sa ating pumagiting na bisita na ngayon, nai-inspire po ako dahil po si Yusek Martin Dino at ang ating pumagiging bisita maya-maya ay mga dating mga opisyal ng barangay na nagsisilbi na ngayon sa national government. Pwede pala tayo mga kagawad at mga kapitan kung gagalingan lang po natin. Ngayon po, Yusek, maugong na maugong at lagi po natin napapag-usapan ito noong mga past episodes po natin, na ito pong Dino substitution ay malapit na sa November 15 at meron na
at meron na nga ang nag-withdraw na po si Mayor Sara Duterte. Although hindi po tayo namumulitik, ah, pinag-uusapan lang po natin itong proseso na ito. Yusek, tama po tayo. Ano, pag-usapan po natin yan nung ito na po malapit na, 4 araw na lang. November 15 na hindi yung substitution. Ano ho bang maaari natin ma-expect? Sinabi ko na sa inyo, hindi ba? Noong pa. yung tinatawag na DDS. Kaya nga sabi nila eh, ngayon namin napapatunayan kung anong totoong ibig sabihin ng DDS. Duterte, Dino Duterte substitution. Kaya ngayon, pero tignan natin, baka maulit, no? Baka DDS uli o baka kung ano man. Pero siyempre, ang sinasabi ko nga sa inyo, ang dami pang laro na mangyayari dito, no? Hindi pa natin alam hanggang dumating ang November 15. Kaya lang, ito na nga, lutang na lutang yung sinasabi nilang Dino technique, di ba? Bali, pagka daw pinag-usapan ng substitution, laging lumulutang ang pangalan ko. Yan, si Dino may kasalanan yan. Si Dino may gawa niya. Anyway, nakinabang naman ng ating taong bayan, no? Of course. Illegal drugs. Naibalik natin yung takot yung mga kriminal ay nawala sa lansangan. Kailangan lang talaga ay may continuity. Kaya nga ako, natutuwa ako nung nalagay kami dito ng aking kumpare, nung aking kasamang si former Barangay Captain Mar Masangi, we seek higher position to help, no? Kaya nga ngayon hindi lang Barangay Captain ang titignan natin, dahil una-una napakaraming proyekto na nais mangyari ng aking kaibigan at I hope na mangyari yan, lalong-lalo na dun sa bayan, no, na kanyang pupuntahan. Kaya again, mag-intay lang kayo. Ilang araw na lang at magkakaalam-alam na tayo kung sino ang tatakbong from the president, vice president, pati mga senador, merong substitution. Pati nga congressman may substitution, pati mayor, may substitution na mayor. Pati mga kagawad or yung konsyal. Kaya napaka sobrang naging popular ang Dino substitution. Kaya yan. Ayan ang nangyari, pare ko. Abang talaga to, Yusek. Marami po talaga nag-aabang sa mga mangyayari pa sa November 15 po. Okay, Yusek. Diyan na po nagtatapos ang ating Yusek in Action. Mga kabarangay, wag po kayo aalis dahil ang ating susunod na panauhin ay ang ating GAB Commissioner para pag-usapan ang kanyang mga nagawa na para sa bayan at kung ano pa ang mga plano niya para sa darating na eleksyon. Dito lang po yan sa Barangay. Tayo.